namang pusa sa ilalim ng kotse namin. Yan, si kuya dito. Buti na lang sa may petron sa amin. Siya yung tigatanggal. Ano kuya, nakuha mo? Ayan, ayun, ayun, ayun. Nakita ko na siya. Ayan, yan, 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 yan. Ako, buti na lang talaga si kuya nandito. Ay, nakita ko na siya, oh. Baka kagatin ka, kuya, ah. Ayun, oh, ayun. Isa lang siya? Hala, isa lang? Hala. Kaloka, ayaw bang kunin ni kuya yung tip ko? Sabi ko, kuya, pang merienda mo yan. Kasi hindi madaling kunin yung pusa at baka makagat pa siya, di ba? Sabi, hindi na po, ako, hindi pwede kuya. Lagi ka na lang ako nangaabala. Pang twice na yan, guys. Nakakaloka. Twice na nangyari yan. But, yun na lang. Buti na lang talaga. Sobrang mabilis lang. Thank you, Lord, at wala nang kaming pusa dito. Kasi kawawa naman din. Tapos parang may sakit pa sa mata yung pusa. Imagine ninyo. Ay, nako. Sakit sa puso. But wala eh. Nagkatabi na kasi may truck sa gana. But anyway, pauwi na ako. Bibili ako ng merienda. Gusto ko ng banana queue. Yung mga ganyan. Sana may banana queue na sa amin. Ah, kami sumagal ng merienda, diba? Kasi later, aalis din kami. May pupuntahan kami later. Pero nag-work lang si daddy. Tapos ayun. Papalaundry na rin ako. Nakakaloko. So, kamusta kayo, guys? Mall kasi dapat kahapon magdi-drifting si Hugo. We decided na hindi na lang, today na lang. Sobrang late na pero may ilang hours pa naman but it's okay. Tapos sabi namin mag-Makati na kayo bukas, huwag kami makisabay sa holiday kasi hindi mag-enjoy si Hugo sa drifting something niya. What? I'm going to drifting for 30 hours. 30 hours. So, but ngayon kakain muna kami kasi late na kasi dinner time na. And after that, mag-drift na si Hugo. Ay, pwede ba kapunta H&M pala, no? Check na namin kung paano. Check natin, maaga pa naman. So, we have, I think, 4 hours pa. Hanggang 10 yata naman sila. Or 10, hanggang 10 yata sila. So, check natin later, guys. Samay na lang. Pero kakain muna kami. Yun, dyan nag-drift si Hugo. Drift Tito. Very good. Ha? Ayan, mamaya. Sabi namin sa kanya kung gusto ba niya yun. Pagtatawanan na lang niya. You want that? There, there. You want that? You want to play there? I know you want to. Huh? No, I don't want. Graduate na. Then look, you don't have that car. Uy, pero thankful ako dyan ah. Kasi sa SM Molino, before siya mag 1 year old, doon siya natuto maglakad actually sa mga parang play doon. Pero kasi affordable, 100 to 200 plus lang yata yun per hour. Kasama ko pa si Tita AJ that time. Talaga ang natuto talaga siya. At least hanggang 10 o'clock sila, so marami pa kaming time. Yee-hee! Later, we're gonna eat first. May nakita kaming ramen menzo dito. Check natin kung ano yung masarap. May tantanmen ba sila? Gusto ko tantanmen. Kung wala, ayoko na nito. Grabe tong batang to, naka-dalawang donuts sa kinain niya yung akin. Nibili ako ng bago kasi pang snacks ko tomorrow or wala ako ng gana kumain. I mean, siguro sa ininom kong pa coffee or what. So, ayan. Pero masarap yung gulaman. Na-enjoy ko naman yung gulaman. And he won! Hugo won! Hugo! Here! Face here, buddy! Show that you're the winner! Yeah! Yeah, he's the winner! Hugo! Hugo! Wait! Kiss daddy!
So how many minutes? 30. Okay. At babalik na ako sa drift dito. So, ayan. 30 minutes lang pina-avail namin sa Cahugo. Ayan, 30 minutes lang pina-avail namin kasi magsasara na rin yung multitain kami kasi ng ano, ng susuotin niya kasi sasama namin siya sa wedding. So, excited na kami. Ha? Gusto ko, anak. Okay. Kinakabahan ako sa anak ko. Talagang tuwa-tuwa ba yung tatay? Grabe, ngayon na lang ulit ako nakapag-milk tea kasi iniiwasan ko talaga at kasi grabe ang calories to. Tsaka, I mean, parang hindi ka talaga nagugutom. Siguro laki na tulong yung kape iniinom ko. Ayan, gusto niyo bumili pala mayroon akong on-man to. Grabe naman sa dami ng ano, dami ng pearl, nakakaloka. Ay, ang bilis na. Scoop po. Upload kasi nilag yung video ko sa... Parang iba naman yung... Ewan ko sa'yo, Dad. Yeah, isa to sa yung Serenity sa gusto ko na tea kasi lalasahan mo yung tea. Hindi siya puro milk like yung sa mga Bacau Imperial, mga ganyan. Mas meron pa isa eh. So, mas gusto ko talaga ito kasi tea na tea. And pinapa-hard press talaga namin. Pansin ko lang, nakakatuwa sa SM. Nag-accept sila ng mga senior dad, no? Kahit sa banyo, no? Digatapo ng basura, digalinis ng CR ng SM, mga matatanda. Hindi ko alam kung matutuwa ako or malulungkot ako kasi naalala ko yung lolo ko. Si kuya kasi kanina, nakita ko nagtatapo siya ng basura. Mayroon siyang basurahan. Parang kaedad siya ng lolo ko. Naalala ko yung lolo ko. Emotional naman ako guys, nakakaloko. But anyway, pauwi na kami. Ha? Kabila? Okay. Yan, hanggang 10 o'clock yung SM na yun. Guys, BGC na kami. Grabe, 1 hour din kami nag-antay ngayon. Nakakaloko dahil meron ngang may dun, parang mas okay dun. Kaya pa yun. May pet huddle kasi yung guide kita. May event dito, pet huddle. So, ayun, buti nga medyo okay-okay na si Bud. Baka matamaan din. Sobrang tagal namin nag-antay ng parking ngayon. But thank God, meron na. Kwento ko na lang sa inyo later kapag... Ay, kwento ko na later kung nangyari kay Buddy. But, ayun, pero okay naman siya. Napakain lang kasi siya ng wet food na expired na pala. Kasi from the ref, maghapon siya nasa kila mama doon sa bar. Tapos yun pala yung pinakain ni mama. Hindi niya pinakain yung pinipare naming wet food for him. So, ayun, nasira yun chan. So, medyo okay-okay naman. Kaya lang, nagpupupu and suka siya. Pero okay lang siya. Nag-diarrhea siya. Pero malakas siya, in fairness naman. Malakas naman siya. So, ayun. Pero ngayon, late na. 2:30, kakain na muna kami. Buta lang si Hugo, nag-breakfast siya ng milk. Tapos dalawang anise and wafer. So, ayun. Late na lang, guys. Buti naman, ano, kaya lang grabe. Biniran ko na ng gamot yan kanina.
Tapos, yung Royal Canin na wet food para sa vitality, iba na naman namin yung food niya. Yeah. Yeah, sobrang hassle. As in, yung gastos, hassle. Kaya wala tayong magagawa. At least next time, alert na lahat. Oh, wait lang. Baka gusto niya mag-ano, dad? Wee-wee or what? Ayan. Teka, baka pa may nakita siyang mga dogs, ma-excite na siya. So, konti lang yung kinain na naman niya, yung wet food lang na Royal Canin. Chris, kuya, you go. So, tomorrow, hindi kayo makakasimba. Papacheck na lang namin siya sa vet. So, good luck na naman sa amin. Ah, dun kami sa, ano, sa Finch Road tomorrow. Wala dun kasi yung vet niya. So, sarap, guys. What? You will what, Wawa? Why? Blame daw. Ah, you're blaming Wawa. Hindi kayo siya, oh, sabi kasi namin hindi siya pwede mag-mall si Buddy kasi mamaya magpupo kasi nagpupo nga siya dun eh, pinalinis lang namin eh. Hi, pero wala. Hindi ako makapag-vlog ng maayos today. Wala rin ako sa mood, wala akong picture, anything. OOTD ko lang kasi napuyat ako actually dahil, yun nga, tawag dito, nagising ako ng 1 o'clock, 1 a.m. kasi si Buddy lumipat sa higaan namin. Sinacheck ko siya every hour, tapos ako sa pagising, ganyan. So, alam, parang pagoda. Wala sa mood. May gandang times talaga, lalo na kapag ganito, na alam mo hindi okay. Nakaka-stress. Pero sana, ano, hindi okay na siya. So, ngayon mag-wet food muna siya for ilang days. Paano yung vitality yung binili natin? Ha? Paano yung vitality? Power dog pa rin siya. Hindi, after ilang days. Power dog. Depende, kapag nakita natin okay na siya ulit. Maganan, maliksin na. Ayun. Ang mahal pa naman ng Vitality Puppy. 200 pala yun per kilo. Pero ano, marami rin naman gumagamit ng Vitality High Energy daw. Ay, nakaka-stress yung mga ganitong bagay na parang, ay, ewan ko na. Hindi ako na lang magsalita. But anyway, at least nangyari na to para, ano na lang din, maging aware na rin lahat. Kasi kapag hindi, baka mas maging worse pa mangyari, diba? Ayun, nakaka-drain lang siya ng energy. Kasi syempre, iniisip mo na iniisip mo si Buddy, diba? Pero wala, ganun talaga. Observe pa namin, basta wet food muna. Yung Royal Canin nga, mahal-mahal. 250 yung canon. Parang nakalagi doon cup, no? Per cup. Oo. Oh. Yun na lang, bigyan natin sa kanya, kainin niya yun. Para easy. Bigyan na lang tayo bukas ng extra. Kasi kailangan madami. One cup at least. Diba, imagine niyo, tapos biglang meron pang iba pa yung mga gamot, iba pa yung ano, well, magastos naman talaga, pero imbis na nananahimik, diba, walang gasto sana, pero wala, part talaga to, para ka rin talaga may anak, wala, ito talaga yung mga ididil mo, at least magiging aware na rin, diba, tayo next time. Nakaka-stress lang talaga, parang hindi ka makapag-concentrate, parang gusto mo na lang sa bahay ka na lang humiga, hindi lang dahil yung kay Yugo. Mas okay na sa bahay na lang talaga. Pero wala, okay lang. Maris happy naman siya. At saka si Buddy nakalabas-labas kahit pa paano. Hindi mo siya nakipag-mingle sa mga dogs. Pinaamoy namin sa kanya yung mga grass dito. Yan lang. So, dito na lang, guys. Hindi rin ako makakain. Maayos ko yung kung gusto kong kainin. Ang weird. Naguguluhan din ako.
makapag-decide ko nung i-dinner ko, kung anong food ko, kasi iniisip ko siya. Hindi namin na-enjoy yung event, hindi namin na-isa-isa yung mga booth, kasi iniisip ko baka mamaya si... Doon abutin siya magpupo or magsuka, nakakahiya, eh hindi pa naman normal yung, di ba? Yung TMI guys, pero hindi naman normal yung pagpupo niya, so nakakahiya na doon siya magkalat. Sayang, first event pa naman ng puro dogs to, tapos dami pa naman mga booth. Tuloy ko nakapag-vlog, but next time, next year na lang, siguro mas malaki na si Buddy next year. 1 year and ano na siya noon, magto 2 years na siya soon. Next year pa yun, pero okay lang, ganun talaga. Excited pa naman ako dun sa pet huddle. Yung event, nasira. No, mingle talaga ng mga dogs, tambay tayo doon. Tambay talaga, check mo isa-isa yung buti nga. Hindi ako mapakali kanina na nandun kami, kasi naisip ko nga baka biglang magsuka, mag-ano siya, diba? Although, malakas na kas naman, dyan siya nangihina. Pero with the fact na alam mo, nagda-diarrhea siya. Siyempre, diba? Ayun lang. Pero sayang, na-miss out namin tong event na to. Doon pa naman, sobrang excited pa naman kami nung nag-announce sila. Hindi namin na-enjoy. Ngayon talaga, sabi nga nila, gini daddy, sometimes you win, sometimes you lose. So, deal with it. Kasi ni Heinz, kahit kay Hugo, kay Buddy, hindi na kami nagpapanik. Kasi sabi ni nga ni daddy, maganda yung gawin mo muna yung mga first aid. Like, first aid muna, hindi yung konting kibot. Pupunta ka na agad ng hospital. Hanggat kaya naman, may instinct naman tayong mga magulang, di ba? Alam naman natin na kung kailan din nila kaya, kung kaya pa nila. So, as long na kaya naman nila, go lang, gawin muna natin. Katulad doon nilagnat si Hugo, di ba? Nag-39 siya, pero napagaling natin siya. Napagaling namin siya, di ba? No? 5 days? Sino? Si Hugo. 4 days kung kailan naman namin pina-check up. Wala na siyang lagnat. Ganon. So, diba yung, ano yun? Diba yung ang tawag yung last time pa nag-virus siya? Hindi, yung nagkaano siya. Yung lagnat. May 39 yung lagnat. So, kami kay Buddy, sabi ni Heinz, tama yung ginagawa namin na gawin muna natin para yung masabi naman tayo sa doktor na ito po yung ginawa namin, ito yung ganito, ganyan. Kasi nakikita namin si Buddy na okay naman siya. Pero hindi na lang siya kumakain. Same thing sa work, diba? Pag hihingi ka na ng tulong dahil di mo na kaya sabihin mo, hihingi na ako ng tulong kasi I exhausted my effort, diba? Ito yung ginawa ko, pero hindi ko pa rin ma-solve, so I need your help. Yes, ganun. I need professional help, diba? Parang ganun. So, same thing applies. Kaya nga may first aid na tinuturo sa atin, diba? Common sense din yun na may first aid yung tinuturo para hindi tayo agad-agad na, ano, kasi diba? Kasi baka ma-address. Ma-address naman. Kung hindi, 2 days, and then fine, go. Hindi naman agad makamatay. Yeah, hindi naman talagang nasagasaan or something. Diba? Nagtatailang naman. Pero hindi siya nagsusuka. Hindi siya nagsuka ngayong after ano, suka niya kayo ng umaga. Pero we decided na dali na lang tomorrow para at least ma-x-ray siya or kung anumang blood test or kung anumang kailangan niya. Tinilang kung anumang sabihin ng doktor. But ito guys, ito sinishare. Ito talaga dyan. Sinishare ko to sa inyo guys kasi para kasi alam ko na syempre para rin ma-remind kayo na huwag kayo lagi rin magpapanik. Ako natutunan ko kay Daddy. Sobrang thankful ako kay Daddy kasi ako dati sobrang panic ako, overthinker ako, inaamin ko yan. But because of Heinz, diba sinasabi ko lagi yun? Sinasabi ko assess sa kanya. Assess the situation. Yeah. Tsaka ano rin, siguro na natutunan ko na rin na huwag mag-overthink kasi it will not help din talaga. Wala eh. I mean, ang dami ko na rin nasubukan na scenario na mag-overthink tsaka hindi na parang kung nga pala ako mag-overthink, eh yun hindi mo talaga nangyari. Or minsan hindi pa nangyari, iniisip mo na hindi man mangyayari. So, alam mo yun, and trust God din talaga sa lahat ng bagay. And mag-trust na tayo tuwala rin sa sarili natin na huwag agad-agad magpapanik ng mga ganyan. Kasi hindi rin siya pag nagpanik, hindi ka pa rin makapag-isip ng maayos. Di ba, Dad? Yun yung sinasabi rin sa akin ni Heinz na diba? Kapag panik, hindi ka makapag-isip ng maayos. Ano yung mga tinuro ko sa'yo, di ba? Let's say, for example, may nangyaring ganyan. Ano yung sinasabi ko? Analyze mo na. Ano ba yung nangyari? Yung root cause muna. Yung root cause. Ano yung kailan tumuli, di ba? Ano yung mga ginawa? Nagsuka. Bakit nagsuka? Kasi diba, ano ba nangyari? Kumain tapos let's say nakipagharutan so hindi natunawan maigi. Yun. So nagkaroon ng upset stomach. Yung mga ganun. Pero factor. Siguro kami, if ever man nakita mo na mahirap na hirap na yung aso, hindi ba kahinga? That's the only time iba na, yun. No? Iba na yun. Pero hanggat kaya naman. You have naman, your, ano naman, you have your decision making and instinct. Well, let's go na, buddy. Let's buy your food. Wait lang, do your part. Yeah, kumbaga yung due diligence on your end. Yeah. Hindi lahat lagi panic overthink. Exactly. Ay nako, at least may natutunan din ako, di ba kay Heinz? Sige guys, later na lang. Hugo, malungkot siya today kasi sabi niya sa akin na wala daw kami masyadong ginawa kasi hindi nga namin pwedeng dalhin sa mall si Buddy. Kasi nga unang-una,
Oh, you got started there. Unang-una siya, pwede ba kasi magpupo siya ng basa doon, di ba? But sabi namin kay Hugo, since may holiday naman, babawi. Babawi kami sa kanya. It's with him. Hugo, where's the water? Where's the water? Remember, you gave it. Remember, he gave him before we go. Wait, ha? So, ayan guys. Ito na lang binili namin. Buti mababait sila dito. Wala na kasing royal kanin. So, ayan. Salmon with pea. And then ito, ano ba tawag ito? Slow feeder. Slow feeder kasi usually kapag malaki talaga yung dog. It's okay. Yeah. Pag malaki talaga, mahirap silang ano, kainin. Ay, mabilis silang kumain. So, kailangan nila yan. So,